Linggong celebrations para sa ganon ay hindi natin malimutan yung ating mga veterano at hindi dahil sa kanila hindi natin ma-enjoy itong ating freedom na ating natatamasa. Sir, kanina na kwento nyo, tatay nyo kasama sa Baganda in Death March. Pwede pa kwento ng konti lang sir about it? Ang father ko namatay, 103 years old. He was a veteran of World War II and that infamous death march. Kinento niya yung hirap na dinanas nila nung sila ay lumakad simula sa Bataan papuntang Kapan. Oh, all these events. He was a captain then. Siguro he should be in his late 30s or early 40s. And is this, ano, ito ba yung nag-prompt din para maging sundalo rin kayo? Hindi naman. Ako nung araw, talagang hilig ko na lang maging sundalo. Nung ako'y PMT, cadet officer ako. Nung ROTC, nag-cadet officer ako bago ko pumasok sa PMA. So, ilan taon ba yung namatay yung father? 2 years ago. I was 64. So, nakita niya din yung ano, pag-angat sa oh, nakita niya lahat, no? Except for the appointment of Secretary of National Defense. Yun hindi niya nakita. Nakita niya pumasok ako sa serbisyo. Nakita niya naging Army Commander ako. Nakita niya nung retiro ako sa Army. Did he give you any advice? Well, advice sa akin nung pumasok nga akong kadete. Sabi niya, ito walang atrasan. Pagka natumba ka, tumayo ka, lumabag ka. Was he your main source of ano din? Kapag marami? Yes, sure, yes. Yan ang aking inspirasyon na huwag mag-give up. Yeah. There will be many trying times, he said. You have to face it. Yan ang ginusto mong avocation. Harapin mo at tapusin mo. Comparing din, sir, syempre ngayon wala nang work war. Ano ngayon kakaibahan ng mga sundalo ngayon, pati yung mga veterano na sumabak sa gera? Ano yung difference ngayon na nakikita ng nakikita kong kaibahan yung mga equipment, no? Pero yung pag-iisip at yung mga dedikasyon, pareho pa rin. Bayan, sa taong kanyo. With that, sir, any message to our veterans? Sa ating mga veterano, salamat sa inyong mga dinanas at mga in-offer para sa atin. At kung hindi dahil sa inyo, hindi namin matatamasa ang ating kaligayahan at siguridad at kalayaan ngayon. Yung po mamugulit po muna sa ating kalayaan sa ating bansa. Nakakatapos na rin. Yung po sa ating pong pag-guest na lalapit po na for rocket launcher. Ano po yung ang ating mensahe sa ating mga kababayan sa launching between 12 and 16 is to avoid and be careful during these days, especially those areas that were identified. These are the areas northeast of Northern Luzon. May sakit ka, pababayaan ka lang. Kaya kailangan tumayo ka. Otherwise, hindi ka target. Yeah, I'd like to extend the warm greetings of the Department of National Defense sa lahat ng ating mga veterano. Because starting today, we are celebrating the Veterans Week. The ceremonies today, starting with the sunrise ceremony and then followed by the just concluded wreath-laying ceremony,
ushers in a one-week celebration for the veterans. Mamaya-mayang konti, at 10 o'clock, meron ulit parade and review in honor of our veterans. Tapos, April 7, tayo ay pupunta sa corridor to commemorate yung mga naganap na display of courage and gallantry during the defense of Corregidor against the Japanese invaders. This, the main event will be on April 9. That will be the celebration ng Araw ng Kapitingan sa Mount Saman, sa Bataan. And then this will be the week-long celebration will be concluded by the celebration in Capas, Tarlac. Which we all know from our history, April 10, no? And this will be at Capas Tarlac. From our history, ang Capas Tarlac po, yung Camp O'Donnell, yun po ang pinagdalhan ng lahat ng mga prisionero ng World War II from Bataan ng Corregidor. So they all went through the 97 kilometers death march, what we know now as death march. We have a lot of casualties when our heroes of World War II were forced to march the long trek from Bataan Corridor. No food and water, right? Yeah. Sir, how symbolic? So bakit kailangan nag-org for today? Well, ang nasa background natin is the tomb of the unknown soldier. Right. Ito ay ating memorial para sa lahat ng mga nag-sacrificio sa kanilang buhay in the different wars where the Philippines, our country, has engaged in. And ang pagpupugay natin, ang commemoration natin nitong mga events na to, especially yung Araw ng Kagitingan, is to inculcate in all the Filipinos, especially our youth now, whom we now term as the future veterans of this country. We prepare them. And the one way of preparing them is really for them to internalize yung history natin and for them to be aware of the sacrifices that our veterans, our heroes, have laid at the altar of freedom and democracy, so that we now enjoy all the benefits of freedom and democracy today. So, ang kasabihan nga, ang bansang hindi kumikilala sa kanyang mga bayani at sa kanyang mga veterano ay baliwalang bansa at baliwalang mga citizens ng isang bansa. You mentioned yung father na kasama. Can you elaborate? Yes, just like the father of Secretary Gazmin, the then Captain Segundo Gazmin Sr., who was then a captain nung time na yun. My father is a member of Class 43. Kaya nung sumiklab ang World War II, he was a cadet at the Philippine Military Academy. So, papasok pa lang siya ng fourth year or first class year niya noon because that was December. So, parang they were concluding yung third year nila tapos papasok na ng first class year. So, what they did was to undergo an emergency graduation without completing the full course at PMA. And they were commissioned as third lieutenants. Wow! So, napasabak kagad sa gera. So, he was with the... He was also an artillery officer kagaya ni the late General Gazmin. So, napasabak sa gera. He was in Bataan. He was in Corregidor. And he went through the death march even as he was already nursing a mortal wound dahil tinamaan siya ng shrapnel sa leeg, no? So medyo paralyzed na siya.
he went through the death marks. Imagine walking 97 kilometers without food and shelter, and you are already wounded, mortally wounded, in fact. So it was sheer determination and perseverance that allowed him to survive by escaping from the Japanese. So, kaya yung mga naka-survive naman ng death march, yung mga nakatakas eh. So, how did he heal himself? Like, kunyari, syempre, nauna pa lang talaga, you rely on leaves or anything na makita mo. So, ano yung wound, yung dugo, well, did he mention? It was basically surviving off the ground and with the help of his more healthier comrades. Ganun na lang ang nangyari. Ganun naman ang ginagawa nun eh. Yung mga hindi na makalakad, mahihina na, talagang binabayoneta na lang para hindi makasagagbal dun sa pag-trek from Bataan to Capas. But sir, bayanihan din talaga, more on yeah, talaga. Yeah, definitely. Kahit na yung very sickly na hindi nakayanin ng kanyang sarili, talagang they were... Nagtutulungan. They were carrying each other. So, ganun lang. That's how... our heroes survived, and many of them had to fall along the wayside. What's your source of inspiration? Well, definitely, my father is my idol. He is the main source of inspiration. Of course, both my parents were my source of inspiration. So, sir, ngayon, sir, anong mensahe ngayon binigay niya sa'yo yung sinabi niya na sa, ngayon, na sa defense part or na nagsundalo kayo? Ano niya? Payo na sa'yo? Well, kung ikukumpara kay the late General Segundo Gazmin, mahaba ang endurance ni General Gazmin. He lived up to the age of 103. My father died at the age of 73 after a protracted illness. Kasi malakas man yung garilyo yun. So he suffered from emphysema. So, yun. He got sick of that. And he died at the age of 73. In fact, my father's grave is right here, dito sa General's Row. So, it's also an opportunity for me to visit him outside of the usual visiting days na kagaya ng birthday niya, yung wedding anniversary niya. So, I'd like to go there now. Katanong ko lang din yung tinanong ko yung Secretary Gazmin. Ano yung kakaibahan ng mga sundalo ngayon at sa sundalo dati? Of course, besides the, syempre, may World War II doon, World War I dati na. So, anong difference ngayon ng mga sundalo dati at ngayon na, alam mo yun, may ipagmamalaki pa rin natin hanggang ngayon? Well, ang mga sundalo po naman natin, they go through a lot of training and discipline, love of country, patriotism, and dedication to duty is inculcated amongst them. So, sa ganung paraan na sisubukan natin na ang ating kasundaluhan are of the same quality as before. They have not faced same kind of wars that our soldiers are facing now. Pero ganun pa rin ang paghihirap nila. Ganun pa rin ang sakripisyo nila. They leave their families in their homes while if they are assigned to the combat zones. So, ibig sabihin, even with all these difficulties, na kuminsan nasa sakripisyo ang ni kanilang pamilya, they do their duty without any complaints. Okay. Sir, thank you, sir.